Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Nanganganib nga ba siya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beauty! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe New Zealand tayo ngayon. So ito nga, mainit yung pinag-uusapan ngayon sa social media. Frankie Rosel nanganganib nga ang pagsali sa Miss Universe. Ito ay mula sa PEP. So yon yung chikang to. Anyway, yung nabasa ko sa social media, una, deadma ako kasi baka na naman mawaw mali na naman tayo. And then, pangalawa, tinry kong kontakin si Joss para tanungin sana kung ano ang totoong nangyayari dito sa Miss Universe New Zealand na kay Frankie Rosel kasi nga syempre siya ang may hawak nito. Pero kasi si Joss kasi ay may pinagdadaanan din. Kaya parang nakakahiya namang abalahin. And then pumunta ako sa PEP. So doon ko nga binasa yung headline na nangyayari ngayon dito. So possible nga na malagay nga sa alanganin itong si Frankie Rosel dahil nga sa paglabas niya sa Viva Max movie, possible na maapektuhan ang kanyang Miss Universe 2024 journey. So yon. So sinabi nga dito sa PEPs na may malaking pagsubok nga na hinaharap ang former PBB housemate at Viva Max stars na si Frankie Rosel, nanganganib na hindi matuloy ang partisipasyon niya bilang kinatawan ng New Zealand sa Miss Universe 2024 na idadaos nga sa Mexico bago matapos ang taon na to. Then, sinabi din dito, inanunsyo noong March 24 na nagmamay-ari ng Miss Universe franchise sa New Zealand na pagkaka-appoint nga kay Frankie bilang Miss Universe New Zealand. Pero hindi pero kung hindi maayos ang isyung kinasasangkutan ni Frankie, malaki ang posibilidad na bawiin ang corona at titulong ipinagkaloob sa kanya. Maaaring ibigay sa iba ang kanyang titulo bilang Miss Universe New Zealand dahil sa paglabas niya sa mga pinikula ng Viva Max. Kabilang na ang Pabuya, ito pala yung mga movie niya, Pabuya, Tag-init at Laruan sa mga sexy drama project na pinagbibidahan ni Frankie sa Viva Max. And then, ang paghuhubad niya ang nabanggit sa pinikula ang tinuturong dahilan na mamimiligro ang kanyang pagsali sa 73rd edition na Miss Universe. Kakalungkot kung iisipin mo. So, ako para sa akin, alam naman natin ang Miss Universe ay may rules talaga. Hindi lang yung Miss Universe, lahat ng pageant, may rules talaga sila sa isang girls. Kasi as long as possible, gusto nila maganda yung image. So, si Kylie Versosa, lumabas din sa Viva Max eh, di ba? Pero, tapos na yung pagsali niya sa Binibining Pilipinas, sa Miss International. Kahit sa Binibining Pilipinas, once na nalaman nila nag-post ka lang sa isang male magazine or sexy magazine, dethrone ka kagad. So, ganun talaga. Rules yon kasi hiniingatan nila na huwag mahanapan ng butas yung kandidata. Kasi nga, syempre, kapag naging Miss Universe nga naman to or lumaban na at nanalo, kakalkalin lahat at automatic pag may nakita yan na hindi magandang image, automatic ID throne. Syempre nakakalungkot para kay Frankie kung ano man ang magkahihinatnan ng sitwasyon na to. Kasi syempre, kumbaga para sino ba naman ayaw lumaban ng Miss Universe, di ba? At yung pagkaka-appoint niya dito ay isa to sa mga talagang blessing para sa isang girls na lalaban sa isang international pageant o lalo na sa Miss Universe. Yung iba nga nagkakandahirap-hirap pa eh.
para lang manalo ng Miss Universe, di ba? Pero si Frankie, ang bilis para, alam mo yon, maipresenta ka ng New Zealand sa Miss Universe. Kaya lang, nakakalungkot kasi naglabasan yung mga butas na pwedeng masilip sa kanya. Ako, sa totoo lang, kung ako tatanungin ninyo, sana ang ginawa kasi muna bago i-appoint ang isang girl, hindi lang kay Frankie ha, sa lahat ng mga ina-appoint, i-background check na muna. Alamin muna kung ano ba ang history or tanungin, sana maging honest din si girl, ikaw ba ay nagpakita, ikaw ba ay lumabas sa ganito, para alam mo yon, hindi nasasayang yung appoint ng isang girl. Kasi, syempre, sabihin pa natin na maliit na bagay lang to, dapat i-alamin muna yan. Tapos, saka i-consult doon sa Miss Universe organization kung papayag ba sila na okay lang ba to, na meron siyang ganitong eksena. Tapos, ipakita para at least, alam mo yon, transparent. Hindi yung pag nanalo na siya, hanapan siya ng butas para matanggal doon o madithrone, di ba? So, ako, para sa akin, sana sa mga girls na ina-appoint, inaalam niya muna ng maigi yan kung ano ba yung background neto at ano ba yung mga excellent ginawa neto in the past, para pagdating sa appointment, hindi na hindi na mababawian ng corona yung girls. Kasi parang katulad dito kay Frankie, ang saklap naman kapag yung parang bigla ka tatanggalan ng corona dahil sa mga ganitong eksena mo. Tapos, alam mo yon, yung na-motivate niya na yung sarili niya na ipiprepare ko ang sarili ko para sa laban ko sa Miss Universe. Tapos, at the end, ganito yung mangyayari. O, di ba? Parang, another, ano to eh, broken heart dun sa girl eh. Kumbaga, parang, syempre, di ba, yung masasaktan siya, tapos mahihirapan yung isip niya. So, ayun, ang iwasan natin yung mental health. Kasi dapat ingatan natin yan na hindi tayo nakakasagasa. So, hindi pa naman confirm na tatanggalan siya ng corona. Sabing ganun, nanganganib lang naman. So, salitang nanganganib, possible na matanggalan, possible na hindi. Pero kasi, kung papayag ang Miss Universe organization na okay lang yan, syempre, alam naman natin ang Miss Universe, di ba? Okay lang ang 40 years old, okay lang ang no age limit, okay lang yung transgender, okay lang yung married woman, okay lang na may baby na siya, yung ganon. So, okay lang naman lahat. So, siguro naman, magiging okay lang din ang magiging eksena ni Frankie. But, hindi papanalunin. So, yon, di ba? Ayun lang naman yung magiging eksena. So, at the end, makakasali siya, pero participant, ganon. Or, pwedeng pumasok sa semifinals kung sakasakali, di ba? Depende. Oo, depende sa decision ng organization. Kasi ngayon, parang feeling ko naman lahat pwede na eh. Hindi nga nila dinidetrone na yung may anak eh. Dati, siguro. So, siguro naman bibigyan ng consideration. So, ayun yung naiisip ko dito sa magiging eksena dito kay Miss New Zealand. Or else, kung hindi talaga papayag yung organization, eh baka palitan siya. So, pag pinalitan siya, malaki yung possibility na pwede si Victoria Velasquez Vincent ang isalang nila dito, di ba? So, yun. So, ayun lang yung mga nakikita kong potential. Wala pa namang kasiguraduhan, pero parang possible din na pwedeng biglang si Victoria Velasquez Vincent na lang. Eh, swerte ni Victoria Velasquez Vincent pang nagkataon. Pero siya pinakakalungkot naman sa side ni Frankie. Kung ako tatanungin mo, mas gusto ko muna na, sige, ilaban lang ninyo si Frankie. Tapos, sa susunod na taon na lang si Victoria Velasquez Vincent. Parang win-win situation. Walang nasasagasaan, di ba? Walang nasasagasaan, walang nasasaktan. Ako para sa akin, ha? So, ngayon, ang nakikita kong possibility, malaki pa rin yung chance niya na mailaban siya sa Miss Universe. Kaya lang, ayun nga lang, maaaring papayag yung organization. Kaya lang, magiging taglilid na yung laban ng New Zealand. Kumbaga, yung chance niya na makuha yung corona, magiging maliit. Oo, hindi na ganong kabongga. At, pwede na rin yun. Kung ako, sige, ilaban na lang din yan. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, makasali ako sa platform na to at makita ng mga tao sa buong mundo. At malay mo naman, galingan niya at makapasok pa siya sa semifinals, di ba? So, pwede niyang gamitin to ngayon na, alam mo yon na parang, kumbaga parang, yung image mo dati,
papalitan mo ngayon ng pwede namang magbago at pwede namang magbihis uli. Diba? So, yun. So, why not? Basta ako siguro, laban lang natin yan. Malay mo naman na mapush pa yan ng kanyang management at madala pa yan sa Miss Universe. So, huwag tayong mawala ng pag-asa para kay Frankie. At kung hindi naman, siguro dapat din natin maintindihan na ang Miss Universe ay may rules talaga sila. Pero sa nakikita ko ngayon, sa dami na inopen nila ng mga rules na parang sige, okay na to na binali nila, I think papapasokin to sa Miss Universe. At parang feeling ko tuloy ang laban ng New Zealand na si Frankie dito sa laban niya sa Miss Universe. So yun yung nakikita ko. Kasi parang feeling ko ang Miss Universe naman, open naman sila eh. So, sabi nga nung ibang nababasa ko si Kun Ann nga eh, may mga eksena din, di ba? O bakit hindi nila in-throne, charot. So, yun. So, ako para sa akin siguro mabibigyan ng chance. At hindi naman siguro magiging unfair yung Miss Universe organization para mabigyan ng opportunity na maka-join. Kaya lang kasi, yung credibility kasi, ayun kasi yung magiging problema dyan na baka hindi sila pumayag kasi syempre kung nagpakita ka nga naman, ay medyo mahihirapan ilaban to. Pero kung wala naman mga ganong eksena, eh, winner pa rin yan. Pasok pa rin sa mga. Kaya lang, maliit na lang yung chance talaga na makapasok sa semifinals o manalo ng Miss Universe. Kasi alam natin at the end of the story, ang Miss Universe kailangan, syempre yung mananalo is a rule woman, and then of course, kailangan yung kanyang image ay talagang klaro at malinis. So, yon. So, mawawala siya sa eksenang yon. Pero at least yung experience na makakasali siya sa Miss Universe, eh, carry na yon. Kesa naman yung magpa-dethrone ka, di ba? So, sana maayos pa rin. So, ako naghahangad pa rin ako na sana maayos ng organization ng Miss Universe o mabigyan siya ng chance or maayos to syempre ng organization ng Miss Universe New Zealand para sa laban niya sa Miss Universe. So yon, good luck kay Frankie and then I hope na siya pa rin ang maipadala sa Miss Universe ngayong taon na to. Diba? So yon, basta positive lang. Lahat naman ng problema ay naaayos. Hindi naman yan krimen. Kumbaga, siguro nagtrabaho lang siya, tinanggap niya lang yung offer and wala namang masama sa ginawa niya, kumbaga parang trabaho lang talaga. And then yung dumating yung opportunity na oh, magiging represent ka ng New Zealand sa Miss Universe, eh, tinanggap niya na rin, no? Diba? Kasi syempre ang hangad niya dyan ay mas makilala at mas umangat pa yung mga ano, kumbaga parang magkaroon siya ng platform na kung saan maipahayag niya kung ano yung gusto niya maipahayag sa buong mundo. Di ba? Ano ba yung goal niya talaga? So, yon. So, good luck kay Frankie and I hope na sana ay mabigyan pa rin siya ng chance sa Miss Universe. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo mawawalan talaga o matatanggalan siya ng corona dahil sa mga eksenang nagawa niya in the past? Or tingin ninyo, mabibigyan pa rin siya ng opportunity na maka-join sa Miss Universe. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Siyempre, una sa lahat, maraming salamat sa sumusuporta dito, siyempre, sa channel natin. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganyan, always keep smiling and think positive lang. So guys, tiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys!